Good morning sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Ang sishare ko sa inyo ngayon ay ang basic rules of traffic. Dalawang scenario po. Yung biktima at nakabiktima. So, yun. At bago ang lahat, maraming salamat sa pagsuporta nyo at pag-subscribe Babaihan TV at Jansky Castle. Nandito po yan sa listahan ko at hindi natin pwedeng mawala. Ating taga masugid na taga subaybay. Ngayon po, ganito ang senaryo ng dalawang misisya sa inyo. Kung driver ka man o may sasakyan man o wala. Ito po, unahin natin yung walang sasakyan. Kung kayo po ay nabiktima ng traffic, kayo ay nasagasaan o na-injured, kailangan po nating panagutin yung nakabangga sa atin. So, pamamagitan ng paraan, kung na-hospital kayo, siyempre, bayaran niya yung hospital bills nyo. At kung may nawala sa inyo at hindi kayo nakapasok, so, kailangan natin siyang panagutin. Ngayon po, para mapuwersa siya, kung reference future, kung talagang ayaw niyo magipag-ayos at hindi kayo satisfied, automatic po magpagawa po tayo ng police report. Kasi po ang police report, ito po yung talagang katibayan natin na na-injured kayo through medical record. At para later on, kung ayaw siyang pumayag sa kanyan, sa inyong demand, ay pwede kayong lumapit sa pulis para yung pulis maging mediator nyo at matulungan kayo sa demand nyo. Ngayon, kung talagang ayaw pa, pwede natin dalhin ito sa court para mapwersa siya. So, si court po, ipatatawag yan. Bibigyan siya ng subpoena. Pagkatapos ng subpoena, pag hindi siya sumipot, bibigyan po siya ng warrant. So, siguro naman, pag may warrant na, pag hindi siya nagtago, pupunta siya sa court, doon kayo magsisettlement. So, mapwersa na siya. Ngayon, pangalawa pong senaryo ay ang kung ikaw ay driver na walang, sabihin natin kompleto kang requirements, mayroon kang driver license, may ORCR ka, at ikaw dumating sa punto na ikaw ang nakasagasa. So, ganito gagawin natin. Kung talagang medyo malala yung sa nabiktima nyo, so as possible, isettle po natin yan para hindi na umabot sa korte. Yan po. Huwag na po kayo magdahilan, bata man yan, matanda, may ipin sa wala, kasi biglang tumawid, kung sasakyan man yan, biglang lumiko, at nabangga mo eh, hindi kasalanan mo. Rules of traffic, gusto ko lang i-emphasize sa inyo, kung sino yung bumangga, siya yung may kasalanan. Huwag na po kayong magipagtalo. Talo po talaga kayo. Kung sino yung bumangga, yan po. Ngayon, kung sasakyan man yan, pagawa nyo na lang. Ngayon, kung tao, so as possible, isettled mo. Huwag na tayo magmatigas na kasalanan niya kung mo. Siguro, mitigating circumstances na lang yung kasalanan niya. Pwede kayong humingi ng pabor doon na baka bawasan. Small amount lang. Ito lang yung kaya nyo. Dapat hindi na yung aabot sa korte. Kasi pag inabot sa korte, ganun pa rin po, talo pa rin tayo, nakasagasa. Yung kung sinong bumangga, siya yung may kasalanan. So, yan po ang mahalagang mensahe at naisip ko sa inyo. Sana'y nakatulong sa inyo ang ating idea. Maraming salamat nga pala. Ang unang limang mag-subscribe dito, babatiin natin at isa-shoutout natin sa susunod nating video. Thrice a week po tayong mag-upload ng video para lalong ma-enhance ang ating kaalaman regarding sa batas. Ako nga pala ang muli, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Nagsasabing, magandang buhay. Thank you.